Hey, what's up mga bro? Laban ng Phoenix Suns at Indiana Pacers ang una nating pag-uusapan mga bro. Isang ang magandang laban to dahil parehas nag-iinit tong team na to, parehas silang 3-0 ang simula dito sa Orlando Bubble. Kaya naman maganda kung mapag-usapan din natin yung naging laro nila kanina. Kaya ano pang iniintay natin mga bro? Halina't umpisa na nga natin to. Pero bago tayo magpatuloy dyan mga bro, ay huwag kalimutang i-like itong video at mag-subscribe sa ating channel. Sabay mo na ring i-ring yung notification bell button para ma-update ka sa tuwing maglalabas tayo ng video about sa NBA. So, isa sa pinakamainit na performance ngayon sa pag-restart ng NBA ay itong si TJ Warren. Kung saan nag-average nga siya sa last 3 games ng 39.7 points, 5.7 rebounds, 3.3 assists, 2.3 blocks at 2 steals per game. Kung saan, siya din ang nag-iisang player na nakagawa ng 50 plus points dito sa bubble. Pero sa game nga nila kanina, mukhang nanlamig na nga itong shooting niya. Nakapagtala siya ng 16 points, 11 rebounds at 2 steals. Well, yung 16 points na yan, hindi naman nalalayo sa average niya ngayong season eh. Pero kung titignan nga yung shooting niya kanina, eh talaga namang bumaba mga bro. Sa last 3 games niya, nasa 65% yung shooting niya sa field goals. Pero kanina, nasa 35% na lamang. So kahit papano, nalimitaan talaga ng Phoenix Suns itong nag-iinit na si TJ Warren. Pero in all fairness naman sa buong team ng Pacers, napaka-solid din ang inilalaro nila ngayon. Para naman sa side ng Phoenix Suns, buong game talagang hawak nila yung kalamangan. Talagang team effort sila kanina mga bro. Dahil 7 players sa kanila ang merong double digits pagdating sa score. Pero ang pinaka nanguna nga dyan ay itong sila Devin Booker at DeAndre Ayton na may tig 20 points. 23 points, 10 rebounds para kay DeAndre Ayton at 20 points, 10 assists naman para kay Devin Booker. Maganda rin naman yung inilaro ng bench players nila na sila Cameron Payne na may 15 points, 3 rebounds at 3 assists. At Dario Saric naman na may 16 points, 8 rebounds sa loob ng 20 minutes. Gaya nga ng sabi ko kanina, isa din sila sa team na nag-iinit ngayong restart mga bro. At talaga namang legit yan dahil natalo pa nga nila itong Clippers sa tulong ng buzzer beater ni Devin Booker. At sa game nila kanina ay tinalo nga nila itong Indiana Pacers sa score na 114-99. Kaya naman dahil dyan ay nasa 10 spot na sila ngayon sa standing sa West, behind sa Portland Trail Blazers at Memphis Grizzlies. Hindi malabong makapasok sila sa top 8 mga bro dahil 2 panalo na lang yung kakailanganin nila. At malay pa natin magsisitalo tong Memphis at Portland, di ba? I'm not saying na sure nang maipapanalo ng Suns lahat ng natitirang laro nila. Pero sa pinapakita nila ngayon, malabong hindi mangyari yon mga bro. Well, kung kayo ang tatanungin mga bro, gusto nyo ba na Phoenix Suns ang makaharap ng Lakers sa first round ng playoffs? Ikomento nyo lang sa ibaba yung opinion nyo at pag-uusapan natin yan. Pero sana wag puro shoutout yung i-comment nyo para naman may mapag-usapan din tayo mga bro. So ayun lang para sa game update natin sa laban ng Phoenix Suns at Indiana Pacers. Huwag kalimutang i-like tong video at samahan mo na rin ang comment mo sa ibaba para naman mas masaya di ba? Maraming salamat sa panonood nyo mga bro at ako nga pala si The Bro TV ang nagsasabi sa inyo ng Peace bro!